Pinatunog niya ang butos sa kanyang leeg nang hindi ako sumunod sa utos niya. Naupo ako sa kama habang siya papasok na sa banyo. I equal his dark gaze. I am not scared at him anymore. Mas naiinis ako sa kanya. Camila, pag-aawayan pa ba natin to? May gusto lang ako malaman kaya mag-usap tayo. Masungit niyang utos. Napabuga ako ng hangin dahil doon. Really? Sino maniniwala nag-usap lang ang gusto niyang mangyari sa banyo? Masyado naman ata siyang halata. I am not in the mood. Bahala ka mag-shower mag-isa. Galit na sabi ko bago nahiga sa kama. He muttered a curse while whispering something na siya lang mismo nakakarinig. I am not doing anything inside, Camila. Maliligo lang tayo, he said. Aha, any other reason, Magnus? Ewan ko sa'yo. Hindi ko siya pinansin na tuloy na humiga sa kama habang tinatalikuran siya. Iniipit ko sana mata ko na maramdaman kong para ko umaangat sa ere. I almost shrieked because of his sudden move. Mabuti na lang di nagising ang mga bata sa ingay ko. Galit niya ako binuhat papasok sa loob ng banyo habang mahina ko siyang pinagpapalo. Magnus, ano ba? Let me go. Reklamo ko sa mahinang boses. Pero hindi siya nakinig. Siya pa talaga naglock ng pinto at nagstay sa harap nito bago ako tuloy ang ibinaba. Magnus, ayoko maligo. Gusto ko na matulog. Ayoko na makipag-away sa'yo, okay? Wala na akong lakas. Tinitigan niya lang ako mula ulo hanggang paa. Kinakabisado ang buong ako kahit kabisado niya naman na. Remove your upper extremities. I just wanna make sure of something. Sabi niya na kinalaglag ng pangako. Baliw ba siya? Wala nga ako sa mood ngayon. Alin ba doon ang di niya maintindihan? Iniis mo talaga ako, Magnus? Ayoko nga, okay? Naiiyak na dahil sa kakulitan niya. His hands start to insert inside of my shirt at doon palang napadaing na ako sa sakit at hinawakan niya ang dibdib ko. What the heck is he doing? Ayoko nga sabi. Napahagat na lang akong labi na ipasag ang dalili ko sa loob ng bra ko. He started to look for my nipple while slowly pinching it. I cried on that part. Lately masakit na yon this past few weeks tapos dinagdagan niya pa. Is this hurt? It's swollen. Your breasts become bigger than before. I can see the changes now, Camila. He said and withdraw his hand. Awang ng labi ko matapos yung gawin sa akin. What on earth is he saying? Anong changes? Addict ba to? Galit akong tumingin sa kanya dahil sa bigla niyang ginawa. Ano bang ginagawa mo? You think that's funny? I think I know why you're so being difficult to handle, Camila. This attitude of yours is basically your pregnancy hormones. Deny it or not. I know to myself you are now bearing my child. Bukas sa bukas din, pupunta tayong OB. He said in finality before leaving me. Ano? No, I mean, oh God. Did I forget kung kailan ako magkakaroon? I've been 2 weeks delayed. Gosh. Lumabas akong tulala pabalik sa kama ko na mapagtanto ko ang pinagsasabi ni Magnus. I don't know what to think actually dahil posibleng tama siya. We don't use protection since then sa tuwing may nangyayari sa aming dalawa kaya hindi na rin ako magugulat kung meron na nga. But I don't give him an early hope. Ever since I gave birth to the twins, naging irregular na ako. May mga panahon pa nga isang buwan hindi ako dinadatnan, kaya hindi ko alam kung dapat ba namin ikatawa ito. Paano kung wala? Magagalit pa siya? Napatikim ako ng ilang beses nang marinig niya akong tinitigan. Lalo pa na maabutan ko siya nakaupo doon. Tila inaantay ako makalapit sa kanya. He held my pulse immediately. Nang makarating ako sa kanyang harap, marahan niya rin ako niyakap at talikod habang pareho kami nakaupo sa kama. He placed his callow hand directly on my stomach, never minding the commotion we faced earlier. Marahan niya rin yung hinahagod ng paulit-ulit. I just leaned my body towards his chest. Hinayaan siya sa gusto niyang mangyari. Suddenly, I began to felt relaxed on his doing. Bigla rin akong kinatok sa mga haplos niya sa akin. Hindi na ba siya galit? I thought he is. I have already scheduled a check-up for you tomorrow morning. The same hospital where your mother was treated. Is it okay? He said in a cold voice. He already has a plan but still angry at me. I just nodded to him dahil wala naman ako magagawa doon. I wanna say sorry for making distant to him in the other weeks pero hindi ko alam kung paano ko siya aaluin. Isa pa, inaantok na talaga ako at gusto ko nang matulog. I'm sorry in the past few weeks. I did not mean to being distant with you. I explained pero hindi matuloy-tuloy ang sunod na sasabihin. He just chuckled on my ears after seeing my response. Alam ko hindi yun ang gusto niyang marinig sa akin but I just want to say sorry at least. May feelings pa rin naman siya. At valid siguro siya masaktan sa ginagawa kong pag-iwas. Kahit ako kung iwasin ng ganun, maiinis din ako at maiiyak. Aha, and that's it? Even a kiss on the lips, Camila, pinagdadamot mo sa akin ilang linggo. Tapos sorry lang? How heartless you are, baby. Pangaasar niya pa. Kinunutan ko siya ng no-order sa sinabi niya. What does he mean? My sorry is not enough? Ano ba dapat? Then what should I do para hindi ka na magalit? Are you really that mad? Ayaw mo na sa akin.
Paiyak ng boses niya. He groaned loudly after hearing my response. Humigpit pang lalang pagkakaya po sa akin siya at ngayon dinantay na ang kanyang baba sa aking balikat. Sweet heavens! That's not what I actually meant. Wala akong dapat gawin, Camila. Just give me enough cuddles at night, okay na ako dun. Hinalik-halikan niya na rin ang pisngi ko. Kaya biglang umurong ang luhang lalabas sa sana. Napatango na lamang ako. Tinatanggap ang mga halik niya sa akin. I love you, I said out of nowhere. Natigil siyang bigla sa ginagawa pero ilang segundo lamang yun. He is now caressing my fingertips doon na nakatingin at lisa mata ko. I love you too, Camila. Mahina niyang sabi. Kumabog ang puso ko matapos marinig yun. Naging tahimik din kami ng halos 3 minuto. We stay like this for a while. Dinadamang bawat init ang isa't isa. I close my eyes and I just feel him. Kanina ko pa nararamdamang malalim ang iniisip niya kaya naman, kalauna nakaliti ako ng bahagya na mahanap niyang aking tenga para bumulong. Should we tell it to my parents? I'm sure you're pregnant. I can see the sign. He proudly said. Natutuwa na. Napadilit ako ng bahagya dahil sa mga tinuran niya, ngunit pinikit ding muli dahil sa bigat ng mga talukap. Ginintoy man niya gusto na magkaroon ng isa pang anak. He is too excited. Hindi pa nga sigurado. Magnus, I don't want to give you hope but it's too early to celebrate. Relax your excitement first and don't tell it to anybody. Masasaktan lang kayo kapag wala. Protesta ko sa antok na boses. Natigil siya ng bahagya sa pagdama sa tiyan ko pero tuloy pa rin siya sa matibay niyang prinsipyo. Okay, I won't tell them yet but I know you're pregnant. I already did my best para lang mabuntis ka, sabi niya. Napairap din ako kahit na alam kong pikit ang mata ko matapos kong marinig ang rason niya. Pakiramdam ko pag hindi ako buntis, maiyak na lang siya sa gilid kasi hindi yan tumad yung gusto niyang mangyari. Then what will you do if I haven't carried your child yet? Iiyak ka? Pang-asar ko pa sa kanya. Pinitik ka lang noo ko na marinig na nang-aasar ako. Why? Totoo naman, mukha nang iiyak, kawawa naman. You silly. Why would I cry? Kung pwede naman gumawa ulit. We just try and try, Camila, hanggang sa magkaalaman yan. But I was so sure it has. But as you said, di pa naman natin sigurado, hindi ba? Tumango ako doon. Di naman talaga sure na buntis na nga ako at di nga ako nagsusuka. Kaya ba paano? He already had a hunch but it was not yet proven. Then lagyan natin para magkalaman. I almost shrieked on his soul nang bigla niya akong buhatin. Marang inihiga sa kama. He started unbuttoning his polo shirt at ang magtagumpay, mabilis niya akong dinaganan. What the? May mga bata? Gagawin ba talaga namin? But you're making my heart so flattered. Dagdag niya pa bago ko tinuben sa kama at tatawa. Is he playing with me? Hindi nakakatawa. Do I look like an object to him? Gugusto niya lang paglaruan kung kaya niya gusto. I am on the verge of giving myself again tas tatawa niya lang. Is he serious? For goodness sake. Hindi ko alam pero biglang uminit ang sulok ng mga mata ko. Bago ko siya sunod-sunod na pinagpapalo. How ruthless he is for making me feel like this. Then what? You're just laughing at me. Nakakabwisit. Hey, hey. Stop it, baby, please. He growled. Hinuli niya ang dalawa kong papalapulsuhan na pumapalo sa kanya na walang kahirap-hirap at bigla yung iniangat sa ulunan ko. I am being so weak. Nakakabisit lalo. I thought you're serious. Halos ibigay ko na sa iyong buong ako tas tatawanan mo lang. Ano ba? Let me go. I cried. Naaasar na. He's hold on me become weaker and apologetic at tila ingat na ingat sa akin. By the way, his eyes change into sternly hooded ones makes my heart race and tremble. He is definitely terrifying. Tone down your voice, Camila Denise. I am so serious and please stop cursing me like that. Hindi maganda yung lumalabas sa bibig mo. Aangkilin talaga yata pero hindi ako doon natutuwa. I am just happy because I'm the only man who can say it like you. Like this, pero hindi kita pinaglalaroan. Ganit naturan niya bago ko iwan sa kama. He looks so depressed now at di ko alam kung paano ko tatansyahin. Nakahawak pa rin siya sa bridge sa ilong niya at mahigpit niyong pinipiga para makapag-isip. Napaupo naman akong bigla sa kama. Biglang umuro ang mga luhang pinakawalan ko kanina. Galit na ba siya? Akala ko lang naman. Sumunod ka sa banyo at may gagawin tayo. He said in a cold voice. Napaawang ang labi ko tila hindi alam ang gagawin. What? Seryoso na ba siya? We are already doing it. Don't make me wait. Hindi ako mag-aatabiling dyan ka paligayahin. Kahit nandyan ang mga bata kapag wala ka pa na isang minuto sa loob ng banyo. I am deadly serious, Camila. Naguhurumintado ng puso ko sa kabat excitement. Dahil sa mga sinabi ni Magnus, I just managed to see his bare back dahil tuloy na ito nakapasa sa loob. What did I do? He always make the table turn at palaging sa kanya umaay ng lahat. Tinignan ko ng isang beses ang gawin ng kambal. They are in deep sleep kaya hindi na rin ako nangangamba magigising sila. I tried not to make a sound as my feet approached the bathroom door.
Bahagya pa ako napatali na higitin ako ni Magnus papasok bago isara ang pinto. I was about to scold him when I suddenly grabbed my two paws inside my head and pinning it to the bathroom door. Nagising ako kinabukasan. May tatlong kamay na kayakap sa akin sa likod. Narinig ko ang hagikikan ng kambal habang sakop na sakop ni Magnus ang binti ko. Shh! Mommy will make up, Stephen. Stop giggling, will you? I heard Stephen scolded its brother. Tuluyan na ako napalitit ng mata dahil sa ingay nila. I was a bit shocked at first when I feel them on my way back. Nakayakap sa akin ang kambal. Habang nasa gitna silang dalawa ni Magnus, hawak-hawak kaming tatlo sa bisig niya. Humarap na rin ako ng higa kaya mas lalo siya nakita. Then my cheeks immediately na magtama mga mata namin. Napatikim naman si Magnus sa tabi kaya napabaning ako ng tingin. Good morning. He greeted me with his low baritone voice. Namila akong bigla sa tono ng pagbati niya. Hindi niya pa rin nakakalimutan ang ilang beses na pag-angkin niya sa akin sa loob ng banyo kagabi. Morning, I said. Binigyan niya ako ng makahulugang titig bago siya tuluyang bumangon. The twins immediately followed their dad to Wings. Dada, can we go to Lola's room? We will just greet them good morning too, Stephen requested. Yeah, Daddy, can we? Stephen added. Tumango lang doon si Magnus at siya mismo nagbukas ang pinto ng suite namin para makalabas sa mga bata. Do not be so pesky in your Lola's room. Habol pa niya bago niya tuloy isaradong pinto. Napabangon na rin ako kahit na gustong gusto ko pang matulog. Kailangan din kasi namin puntahan sila dad sa ospital mamayang lunch. Anong oras na ba? We slept 3 a.m. in the morning. Yun ang huli kong alaala. Let's sleep. Camila, pinagod kita kagabi. You need to take a rest at least. Nagpahatid na rin ako ng breakfast. Sabi ni Magnus bago ako ulit tuluhan sa kama. He snaked his arms on my chest. Binalik ako sa pagkakahiga. Magnus, come on. Pupuntan pa natin sila dad. I snort. Tinatapik na ngayon ang braso yung nakadagan. Tinitigan niya lang ako ng ilang segundo bago ako binitawan. Hindi niya man lang maalalang magdamit ng pangitaas. Kailangan talaga. Ibala na rin niya sa akin ang katawan niya umagang-umaga. Yeah, we better go. May check-up ka rin pala. Let's go. Hiling niya sa akin patayo. What the? Ano bang meron sa pagpapacheck-up at bigla siya na-excite? Can we have at least a normal breakfast first? Gutom na ako. I was about to hit him dahil sa excited niyang pagtayo sa akin mula sa kama. Pero natigil lang nang biglang may kumatok sa labas. Maybe the twins. May nakalimutan? Buksan mo. Utos ko sa kanyang naiinis na. Ewan ko, I suddenly became irritated on him now. Hindi ko alam kung bakit. It must be our breakfast. Sabi niya bago ko tuluyang binitawan. Hindi man siya nakalapit sa pinto, agad na ako napahawak sa sigmura ko na makaramdam ako ng pangangasim doon. Bigla ding umakit ang mga kinain ko kagabi at gusto ko yung idawal palabas. Patakbo pa ako nagtungo ng banyo at halos mundik pa ako madalas papasok sa loob, maabutan lang ang bawal para doon maduwal. Here we go again. I almost cried my stomach out dahil sa pait at asim ng mga nilalabas. Puro lang naman yung tubig kaya hindi ko na maintindihan bakit ang hirap-hirap. I felt a warm kalosan grabbing me on the edge of the bowl. Muntik pa na tumama ang baba ko sa bukana ng inodoro dali nang hinana ko tuloy nang nawalan ng lakas. I heard him curse on my side. Tinulungan niya rin akong sikupin na nagkalat na buhok sa aking mukha habang patuloy sa paghago ng ilang likod para kumalma. Umalis siya saglit na makitang tapos na ako sa pagduwal. Inabotan niya rin ako ng maligamgam na tubig kasamang bimpo na siya rin nagpunas sa aking pawis sa noo at leeg. You look pale, Camila. Should we go to the hospital? Ano ba bang nararamdaman mo? Nahihilo ka? What? Sunod-sunod niyang tanong. He glided a soft cotton cloth on my sweaty neck. Pinupunasan niya ng dahan-dahan habang ako'y kinuha ng tubig ang maligamgam at minumog bago siya tiningnan. It's alright. Nothing to worry, Magnus. I convinced him in a weak voice. Tatayo na sana ako mag-isa pero hindi niya hinayaan. He already scooped my waist up at siya na nagtayo sa akin bago ako sinandal sa dibdib niya. You almost get the demons out of you. Tapos sasabihin mo okay lang? Magbihis ka na at pupunta tayo ng ospital. Sinamangutan ko siya na marinig ko yon. Ngayon may symptoms na ako ng pagbubuntis saka siya ngayon hindi maniniwala sa akin. I said it was okay. It's just normal at mas grabe pang ang paghihirap ko sa kambal. I feel nauseous all the time. Buti na nga ngayon, pagduduwal lang. Can you please calm down? It was normal, see? Nakakatayo na nga ako ulit. Naiinis pang lalo sa kanya. He just moistened his lips. Galit pa rin ang mga matang nakatitig sa akin. I am just worried, Camila. This is new to me and how did you say it was normal? You almost fainted in the toilet bowl. Jesus Christ! Come on, wag ka na makulit. Magpapa-hospital tayo. He insisted. Napalitan ng tuwa ang kaninang galit ko sa kanya. Masaya din palang makita ang problemadong problemado si Magnus. Nakakatawa.
O tapos, I said, nangingiti na. Tinagtaasan niya ako ng kilay habang di makapaniwala na tumitig sa akin. Natatawa na lang ko sa mga reaksyon niya. Mas gusto ko patuloy lalo siyang asarin. Ewan ko lang, I just want to see him cry. Now, you being like that after you impregnate me. How dare you, Magnus? Sana inisip mo man lang yan bago mo ako binintis. You are so heartless. Pagdadrama ko at biglang peking na iyak. Umuwang biglang manilipis niyang labi at may takot na ako niyang tinignan. Hindi niya rin malaman kung saan ako hawakan dahil mukha namang effective ang pag-arte ko sa kanya. He looks so sad. Kawawa naman. I'm sorry. Are you mad? Ayaw mo pa ba? I'm really sorry, Camila, but please, don't hate the baby. Sa akin ka lang magalit. Ano bang gusto mong gawin ko? Do I need to beg? I burst out of laughter after seeing him, so madly apologetic. Niyakap ko siya na magpit habang tumatawa ko mag-isa sa kanyang dibdib. I can't. This is too funny. Naestato lang siya sa harapan ko. Hindi malaman ang gagawin sa akin. But what the hell, he says? Magalit kanina sa baby namin? Why would I? Kinatawa ko lang yung nahusto at hindi pinansin ang mga sinabi niya. Bahala siya mag-isip. Nagutom akong bigla. Humiwalay ako ng yakap sa kanya. Padarag ko siyang hinila palabas ng banyo. I want some pasta. Can you make me pasta? I requested. Gulong-gulo niya ako ngayon nire-resolve. Yes. Handle my mood swing in 9 months. Magnus, gusto mo ng baby ha? Then here it comes. We don't have kitchen here in our suit, baby. I can order it so you could taste it. Kabali niya nang sabi. Pinipiginan kong matawa sa mga inasta niya sa akin. Tama nga, Camila. It is already too much. Okay. Pagpayag ko bago naupo sa kama. He frantically blew a hard air throughout his chest after hearing my sentiments. You are now my slave for 9 months, Magnus. Lahat ng gusto ko, susundin mo. Kawawa naman. After a few hours, naganda na kaming lahat sa pagbunta kila mama. Hindi ko rin akalain na bumili pala ng isang malaking van para lang sabay-sabay kami na makapunta sa ospital. It's already 1 p.m. and it's almost 20-minute drive before we arrive. Katabi ko ngayon si Magnus. Nakahilig ang ulo sa aking balikat. Napagod ata sa sobrang dami kong utos sa kanya kanina. I felt so sore in his part though, but he deserved it. Binuntis niya ako eh. So expect my mood being like this. Di na rin naman nagtagal nakarating na kami. Di ko na nagwapang gisingin ni Magnus sa alam niya sa sarili niya. Nakarating na kami sa tamang destinasyon. Humiwalay siya sa akin saglit para dalohan ng mga bata. Nauna din sila tito and tita sa paglabas habang nakasalad naman ako kina Magnus. The twins got excited after escaping to the van. Patakbo na sila nagtungo sa loob dahil alam naman nila kung saan ang kwarto ni Mama. I tried to hold Magnus to assure him that he was alright. Almost 5 years kaming naninahan dito kaya wala siyang dapat na ipangamba. Kami na ang naunang pumasok sa loob habang nakasunod sa amin, ang parents niya at sila Marcos. I can see my dad a few kilometers away from us. Nandun din ang kambal na rinig ang ingay. Nagmamadali pa ako lalo sa paglalakad kaya napasunod na lang ako sa tabi si Magnus. He know what I felt. Alam niyang sabik na rin ako mayakap si Papa. Kaya naman na makarating ako sa peso nila ay wala akong nagawa kundi bumitaw sa hawak ni Magnus at umiiyak na niyakap si Dad. He hugged me tightly while I'm still carrying on his arms. I miss you, Iha. Kamusta? You look pale. What happened? Panimula niya. I was just shook my head. I miss him too. Papa, I miss you. I cried. Hinago niya lang ng paulit-ulit ang aking likod para tulungan ako sa pagkalma. Tumagal pa kami ng halos 5 minuto bago bitawan ng isa't isa. Tito Bernardo and Tita Amaya got the time to greet each other after I withdraw myself to Dad. Pinakilala niya rin ang asawa ni Marcos sa si Shena bago kami tuluyang imbitahan ni Papa papasok sa loob ng kwarto ni Mama. Doon pa lang na makita ko nakaupo na mag-isa si Mama. Halos tumundag na ang puso ko sa tuwa. Her therapy made me a lot of improvements on her body unlike the first time I saw her. Mom! I called right away and hugged her tight. She whispered me some words about Magnus and Tita Amaya, but the focus I was maintaining is just her alone. I miss her so much. Iha, I'm glad you're now doing okay with the William War. How's Amaya? Si Magnus. I want to say something with them. Sabi ni Mama bago ako pakawala ng yakap. Tinulungan niya pa akong tuyuin ang mga luhang pumatak sa akin bago ko siya sagutin. They're here, Mama. I said before excusing myself. Tita Amaya got teary-eyed before seeing her best friend in a hospital bed. Pati ako naiyak na naman dahil si nakita. Magnus on my side tried to conceal me with his touch. What are you trying to think, Marisa? Hindi ka man lang humingi ng tulong sa akin. Ano ba ako sa'yo, ha? You dim witch? Tapos ano itong madadatan ko sa'yo? You are my best friend and calling my name. When you're on the verge of need, isn't all that difficult? Marisa naman. Singhal ni tita kay mama. They're both crying and saying sorry to each other's negligence.
Tinawag din si Magnus si Mama after nila magkapag-usap ni Tita. Magnus, what's your plan to my daughter? I know. You are a good man. That's why I felt so sorry for not believing you in the midst of those years. Dahil hindi naman kami bulag sa sarili mong paniniwala. But now I'm already trusting you again, iho. Sana lang huwag mo ulit sirain. Mommy's message hit me so hard. Mom, knows anything, magpaliwanag din sa kanya yun ni Dad. But for once, I am still guilty. Dahil akong punot-dulo ng problema. No worries, Tita. You can count on me. Hindi ko po kayo ulit bibiguin, Magnus said. Nag-uusap na rin sila Dad at Tito Bernardo sa isang tabi. Siguro patungkol sa negosyo, nalapan na sabihin ko kay Dad na magbubukas ulit ang Baltazar Escapes. Then that's good. Kung pa pwede nga lang humiling dito na tayo magpakasal kesa hintayin niyo pa akong payagan ng doktor makauwi ng Pilipinas. Biro ni Mama. Natawa ako doon na bahagyamis ka na rin si Tita Amaya. But I'm not expecting Magnus accepting my mom's idea. It's okay, Tita. We still have 1 month here, so ulitin na natin. I am still marrying your daughter in the second time in the Philippines after she gave birth, I think. Halos malaki ang mata ko sa huli niyang sinabi. What the effing fudge is talking about? We're still not sure about it. Bakit niya ina-announce? Maski sila Tito Bernardo at Talia na patigil sa usapan. Tita Amaya along with Marcos and Shanna looked so shocked hearing the sudden news. Good God, Magnus! You're pregnant? Halos sabay-sabay nilang sabi. Napakagat na lang ako nabit masamang tumingin kay Magnus. Yes, that's why we should hurry. The wedding here, shall we? Ani Magnus. Mas lalo naging maingay sa loob ng kwarto ni na Mama. Lalo nang i-congratulate na ako ng isa't isa. Natatawa naman si Mama sa kanya na makita akong hiyang-hiya sa mga pinagsasabi ni Magnus. Akala ko ba mamamanhigan siya? Ganito ba ang pamamanhigan? Namimilit. You better listen to your soon-to-be husband, iha. Mahirap maglakad sa altar na malaki ang tiyan. Dagdag pa ni Mama. Goodness, this is not the reunion I want to encounter. A sudden wedding, really?